Ngayon po ang huling araw ng burol ng yumaong Pinoy boxer na si Carlo Maquinto sa Bacoor, Cavite, bago tuloy ang ilipat sa kanyang hometown sa Lambunaw, Iloilo. Ang kanyang ina hindi napigilang maging emosyonal ng sariwain ng alaala ng anak. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rafi, tuloy na ang biyahe ng labi ng boksingerong si Carlo Maquinto sa kanyang hometown sa Lambunaw, Iloilo bukas ng alas 2 ng hapon. Ngayon ang ika-apat at huling araw ng burol ni Maquinto dito sa Bacoor, Cavite, todo ang pagdadalamhati ng kanyang inang si Dory. Hindi na niya napigilan ang emosyon habang sinasariwa sa amin ang pangarap ng ikalima sa anim niyang mga anak. Bata pa lang daw gusto na ni Carlong maging tanyag na boksingero gaya ng pambansang kamaona si Manny Pacquiao. 7 taong gulang daw ito nang mahiligan ng boxing. Ayon kay Dory, di siya pabor sa pangarap ni Carlo dahil sa bawat suntok na tinatamo nito sa boxing ring, tila siya raw ang nakakasalo ng sakit. Pero nagpumilit daw si Carlo dahil gusto niyang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Bagay na lalong nagpapasakit ngayon sa kalooban ni Dory. Mula nang lumuwas sa Baguio para doon magsanay, bihira na raw silang magkitang mag-ina. Huli silang nakita noong Setyembre nang namatay ang lola ni Carlo sa Iloilo. Nagkausap naman sila sa telepono noong araw ng laban ni Carlo. Sa kabila ng malagim na sinapit ng anak, wala raw siyang hinanakit sa sinuman kahit pa sa nakalaban noon ni Carlo. Nauunawaan daw ng pamilya na sports ang boxing. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang dating boksingerong si Jerry Peñalosa. Ako aahon ng kahirapan natin, sabi niya. Ano yung mga bumisita na nanay dito? Bukod kay Jerry Peñalosa, may mga... Sabi nila sayang ni Carlo. Rafi, bukas ng alas 8 ng umaga, iaalis sa Labien Memorial Chapels ang labi ni Maquinto para sa 2 PM flight pa Iloilo. Pagdating naman sa hometown sa Lambunaw, di pa raw nila tiyak kung hanggang kailan ibuburol doon ang boksingero. Ihintayin pa raw ang desisyon ng ama ni Carlo. Yan muna ang pinakasariwang balita. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Julius Segovia.